Magandang gabi, kumusta po? Narito ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan dalawang weather system po ngayon ang patuloy na umiiral dito po sa ating bansa. Mayroon po tayong shear line o yung tail end of frontal system na nakakapekto po sa Visayas at northern part ng Mindanao at Amihan naman po dito sa Luzon. Dito po sa loob ng ating area of responsibility ay wala po tayong binabantayan na anumang sama ng panahon. Pero dito po sa labas ng ating PAR ay patuloy natin na binabantayan ang banta ng sama ng panahon na ito po. Dahil ayon sa ipinapakita ng ilang mga forecast models, ay nakikita po na tatawid ito sa gitnang bahagi ng ating bansa. Hindi pa naman po ito nakikitaan na magiging malakas. Gaya po ninyong nakikita ay maliit lamang po ang kanyang sirkulasyon pero patuloy lamang po nating babantayan lalong-lalo na nga po at malayo pa ito at posible pa rin po ang mga pagbabago. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon dito po sa Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa central at eastern part ng Visayas, maging po sa Caraga ay makakaranas po tayo dyan ng mga pag-uulan, dulot po yan ng shoreline. At sa nalalabing bahagi po ng Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin po tayong makakaranas ng generally fair weather pero asahan pa rin po natin ang mga isolated rains, dulot po yan ng mga thunderstorm. Dito naman po sa Luzon ay generally fair weather din po tayo pero asahan pa rin po natin ang mga isolated light rains. Dulot po yan ng mga localized thunderstorm at posible po ang heavy to intense rains dito po sa may Mimaropa area. Wala muna tayong aasahan na bagyo na makakapekto po sa ating bansa for the next 5 to 7 days. Pero asahan pa rin po natin ang mga pagbabago kaya patuloy lamang po tayong magantabay sa mga susunod po na update. Sa ngayon, wala po tayong nakataas na anumang gale warning signals sa alinmang bahagi po ng ating baybayin. Banayad hanggang sa katamtaman po ang mga alon sa ating karagatan. Pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para makaiwas po tayo sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!